Ay, mga ka-gadget, andito na naman tayo at gagawa na naman tayo ng panibagong tutorial about dito sa Amazon Pub. At ang problem nito ay ang USB port. Dahil, kaya ito ang nasabi kong problema niya. Dahil wala siyang output na 4 volt, 3.7 to 4.5 volt, no? Ang kanyang output. So, sa diagnose ko, ito yung nakikita kong problema. So, tara mga ka-gadget. Simulan na natin at gawin na natin itong Amazon Pub. So yun na nga no, mga ka-gadget, atin ang sisimulan na itong paggawa ng USB problem ng Amazon Pub. At dito ay pinaprepare ko na yung aking mga gagamitin. So yung nilalagay ko po dyan is yan yung tinatawag naming motherboard holder. And yung hawa kong nasa isang kamay, ayan yung tweezer, kung tawagin. And yung flux naman, yan yung nilalagay namin upang mapabilis, mapalambot ang mga lead, soldering lead o tinatawag o sa sinasabi ng iba ay tingga. No? So yan mga gadget, yan yung procedure na ginagawa namin upang matanggal namin ang USB port. Ang kailangan nyo lang po dyan is likot-likutin nyo lang po yung nozzle ng inyong blower para hindi siya nakafocus sa isang direction lang. Dahil kapag yan ay naka-isang direction lang, maaring lumobo ang inyong motherboard. At ingat lang din, huwag nyo siyang basta-basta pepersahin na iangat. Or pag nakita nyo nang na lumambot na yung pinaka-led, saka nyo lang iangat yung inyong port para hindi maalis yung mga linya niya or hindi masama doon sa USB port na tinatanggal niyo yung mga linya or yung mga paa ng USB port dahil kakabitan pa natin siya ng panibago. So ayan mga ka-gadget, napaliwanag ko na. So kayo po ay aking inaanyayahan na i-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. And mga ka-gadget, ako po ay humihingi ng tulong sa mga makakapanood nito at manonood nito. Naway i-like nyo lang po ang aking video, parang awa nyo na. Please like my video para naman gumanda-ganda ang algorithm ng ating video. No? Isa yun sa mga nakakapagpaboost ng mga video, yung likes ng mga manonood. So yun mga ka-gadget, balik na tayo ulit. Number one yung pong tatandaan na kapag naglalagay kayo ng USB port, ay lagi kayong advanced, no? Katulad nung ginagawa ko, so kumbaga, matagal ko na siya kasing ginagawa, kaya hindi na ako nagsasapin dun sa battery. Medyo delikado po yan, for safety sa mga baguhan dyan. Kung kayo yung maglalagay ng USB port at ang nasa likod niyan ay battery, lagyan nyo po siya ng motherboard holder. And kung kaya nyo naman siyang iangat gamit ang inyong kamay at natitiis nyo yung init, yun na lang ang gawin nyo para hindi tumagos dun sa battery ang init ng soldering. Kasi pag nainitan, once nainitan yung battery, pwede pong pumutok yan or pwedeng umapoy. No? So, yun po yung number one warning. No? Warning ko sa mga viewers ko. And yan po ay pinapalitan ko na dyan ng USB. Pagpasensyahan nyo na po at voice over lang itong ginagawa kong voice dito sa video dahil alam nyo na, medyo nagloloko yung aking GoPro. So yun mga ka-gadget, once na-intact nyo na, nahinangan nyo na yung paa, ang lalagyan nyo naman ngayon ng hinang para tumibay yan ay yung dalawang gilid, yung apat na paa sa gilid. Kasi yung sa likod po is yan yung mga linya. Linya ng USB port. Yan yung mga lines ng USB port. Na kung saan, dyan po mapasok ang inyong data line and positive line, negative line. Positive data line, negative data line, ground, and ano ba? Negative line. Mali ba ako? Lima yun eh. Tama ba? Oh, tama, ground. So, yun mga ka-gadget. Nag-isip ako dun ah. So, yun mga ka-gadget. Ayan, nire-resolder ko ulit para lalong tumibay ang ating pagkakabit ng USB port.
kadalasan po na sa mga nagda-diagnose pa lang dyan or bagong magda-diagnose, maagadjet, ang gagawin nyo lang po, next time po ipapakita ko yung procedure ng video na kung bakit tinatawag namin na pagpatay ang unit, eh minsan aakala na ang iba eh patay talaga. Pero minsan, meron kasi kami ginagamit na detector na kung ano yung sira ng unit, na kung ang port ng isang unit ay nasa charging port lang. So, and pangalawang procedure din is igagamit ka ng tester na kung saan makikita mo doon kung busted ang isang unit, ang isang charging port, no? So, yun mga ka-gadget. Next video, pag meron akong panibagong gawa ng gentong klase na repair about sa charging port, ipapakita ko po sa inyo. So, kaya ako po nasabi na charging port yan kasi wala po siyang outcome or output na 3.7 to 5 volt yun kasi ang range ng mga USB. Kapag ang na-range nyo po is hindi umaabot siya ng 3 volt or sabihin na natin 1 volt lang ang ano nyo is may problema po yun, may fault po yun either doon sa motherboard or sa charging port. Pwede nyo palitan muna yung charging port. If ganun pa rin ang nangyayari, pwede na kayong mag-proceed doon sa paghahanap ng fault doon sa mismong piyesa sa motherboard. So, ayan. Abang kinikis-kis ko, bakit? Maraming magtatanong dyan, bakit kinikis-kis ko yung gilid? Is kasi po, yung unit na ito ay meron na pong defect yung pinaka-gilid niya. Kumbaga, sa sobrang likot siguro, gumamit or ginagamit nyo ito ng naka-charge, nagkakaroon siya ng deform, hindi umaabot na yung replacement na charging port. Kaya kinikis-kisan ko siya para mahanapan ko yung location ng charging port, no, doon sa motherboard para maipakapit ko siya ng mas mainam, mas maigi. So, yun po. Kaya ko po siya kinikis-kisan yung gilid. So, isa po yan sa mga technique ng mga veterano, no, na kung saan. Yan. Kung mapapansin nyo, mga kagadget, inilayo ko yung pagsosolder ko doon sa battery. Medyo may konting layo lang naman. Kailangan nyo talagang ilayo yan, mga kagadget. Kasi once na nakadetect ng heat yung battery na yan, eh pwedeng pumutok yan or masunog. No? And yon mga kagadget, no, ang pagre-repair naman ng USB port is depende yan sa technique nyo, sa ano nyo, sa paggagawa nyo. And my technique is siguro ganyan lang yan kasi matagal ko nang ginagawa at saka mas mapapatibay mo pa yung gilid, yung kapit ng inyong charging port. Kaya ko siya nilalagyan ng mas maraming LED sa gilid. And yan, natapos na natin. Napatibay na natin yung charging port. And syempre, for testing na tayo mga kagadget. So, sana sa isa unang test, gumana agad. No? Para naman sa ganun, isang best ng nating maihinangan. Ito ating ginagawang unit na Amazon Tab. So, yun. Sa may mga katanungan po dyan about sa technical or troubleshooting ng inyong mga gadget like computer, laptop, or cellphone, maaari po kayong makipag-ugnayan sa akin. Just contact my FB page. Nandyan po sa description ng aking video. And kung kayo'y magka-canvas, kung magkano ang repair o magkano ang mga magagastos kapag pinagawa ang isang unit, click the link below on my video description and madadirect po kayo dyan sa FB page ko. Please like and follow nyo po. And kung po pwede po, pa-share na rin po ng aking FB page. Yun lang po, no, mga kagadget. And itong mga tricks, pinupost ko rin ito sa aking FB page. Na sa ganon, yung mga iba kong followers na galing lang talaga sa FB at yung mga followers ko na, kumbaga, inano lang ako, tawag dito. Katulad ng pagpo-promote ni Idol Japper sa akin, and nakalink lang doon kay Idol Japper ang aking FB page. Doon nyo po makikita. Para mapanood din ng ibang audience ko ang mga ginagawa kong procedure.
So dito kinoconnect ko na lahat ng mga parts na pwedeng ibalik no sa unit upang ma-test ko na ito sa charging USB cord natin para makita natin kung ito ba ay nag-charge. So yan, tinitingnan ko sa aking USB voltmeter kung ito ba ay okay na o hindi pa. So dito mga ka-gadget at isang salpak lang ay nag-okay na. So hanggang dito na lang ang video ko. Peace out.